So yung mga idol, no, siguro mga idol sa next summer, sa next year mga idol, kasi ano yun eh, summer yun mga idol, tag init at saka breeding season ng mga alimokon. So uwi ako doon at ipagpapatuloy natin yung pagbablog natin sa alimokon. Pero mga idol, yung cutscene release katulad pa rin ng dati, kasi mga idol, yung sina DJ Maro, sina Joel Rondina ay patuloy na sa paghahan ng alimokon. Pero mga idol, ano sila mga idol, yung cutscene release. So yung ginagawa nila mga idol ay hindi naman sa pagkaubos yung ginagawa nila, sa pagpaparami pa nga, kasi napapakawalan nila yung mga alimokon at patuloy ng dadami ang dami, kasi nga mga idol, naging matalino yung mga alimokon na pinapakawalan nila, naging wise na sa mga tao, ano, kaya yun ang purpose nila mga idol, yung padamihin at pawaisin yung alimokon para sa pagdami, para din sa pagbablog mga idol, no. So ngayon mga idol, magbibigay tayo ng tips. So itong tips nito mga idol, naisip ko lang to mga idol, kasi napakatagal ko ng mga idol na naghahunt noon pa mga idol, na hindi pa ako nagbablog, no. Yan. So ito lagi yung sinasabi ko. So ngayon mga idol, may naisip ako ngayon na makakatulong talaga sa inyo mga idol sa paghahanap ng napaka galing humuning alimokon. Yan. So yun, marami nagsasabi mga idol na ang kuhanin daw yung mahuni sa gubat, yun daw ang kuhanin. So yun mga idol, no. Pero mga idol, depende mga idol, no, yung kukuhanin natin. Kasi itong tips na to mga idol, napakarami ko mga idol na kinukuha, kahit na yung nagbablog pa ako, napakarami akong kinukuha mga idol na umuhuni talaga sa gubat mga idol. Pero kapag na huli mo na sila at inalagaan mo, yun, hindi rin naman umuhuni mga idol, no. So napag-isip-isip ko mga idol, yung karamihang nahuhuli ko na magagaling at naging pangati ko noon mga idol, sa mga malalapit ko lang nahuli yun mga idol, no. Sa mga malalapit, alam nyo yun mga idol, yung kasing katulad to mga idol ng inalagaan yung manok na lalaki, yung inalagaan yung manok na pangsabong mga idol, tapos inaalpasan mo lang sa lugar nyo, kumbaga inaalpasan mo lang siya yung manok na yon, tapos nagiging matapang lang siya doon sa lugar nyo mga idol, doon sa mismong bakod nyo, di ba, sa bakuran nyo, kaya sa lugar nyo. Tapos pag dinayo mo sa ibang lugar, yan, hindi takot mga idol, parang ganun, parang ganito mga idol yung sasabihin ko sa inyo eh. may galing tulad dito mga idol eh. Kumbaga yung manok mo na yun, matapang lang doon sa lugar nyo, yung parang ganun yung ibablog ko sa inyo. Yan. So ang purpose nito mga idol, ng sinasabi ko na tong manok na to na inalagaan nyo tapos inalpasan nyo dyan sa lugar nyo, tapos naging matapang lang dyan sa lugar nyo, tapos pag dinayo mo, takot. Kumbaga sa amin kasi mga idol, yung tawag doon, mansad, doon lang yun sa lugar nyo, matapang, parang ganun mga idol, no. Yan. So itong sasabihin ko mga idol na tips, talagang makatulong ito at number one talaga ito mga idol, kasi napag-isip-isip ko mga idol na yung mga nahuhuli ko palang alimoko na naging pangati ko, ina sa malapit talaga mga idol na lugar, sa malapit kang lugar. Ito mga idol na, kung mapapansin yung mga idol, may mga kinukuha akong alimokon sa malalayong lugar, no. Kumbaga tinatry ko, pero ang kinukuha ko mga idol, yung mahuni talaga, kasi para sa akin mga idol, ang pinakamagandang pangati para sa akin lang
hindi ako tumitingin mga idol sa diskarte, pero mas maganda yung may diskarte din mga idol, no? Pero ang para sa akin mga idol yung mahuni talaga, kasi yung mahuni mga idol kahit malayo yung alimukon mapapalapit niya. So sa diskarte naman mga idol, dagdag na lang sa akin yung kasi nagagawa naman natin ng paraan na palapitin kahit hindi madiskarte yung alimukon mo basta mahuni, kasi marunong tayong humuni sa kamay, di ba? Yan. Yung madiskarte naman mga idol na alimukon, ang advantage naman noon ay kapag lumapit yung alimukon ay mabilis makahuli, mabilis siya dapuan kasi nga madiskarte. Pero mga idol, mapapagod ka pa dyan sa paghuhuli kasi nga madiskarte lang siya tapos hindi humuhuni. Mayroon kasi nga limukon na ganyan eh. Madiskarte lang mga idol kapag nakakita ng alpas yan. Pero tamad humuhuni yan. Kanya-kanya tayo mga idol na pagpili. Yung iba, pinipili yung madiskarte. At yung iba naman, pinipili yung mahuni. Mas maganda mga idol yung talagang perfect mga idol yung magandang magaling humuni at magaling din dumaskarte. Yan. So ito ang ituturo ko sa inyo mga idol yung para makakuha kayo ng magaling talagang humuni. So karamihan sa atin mga idol kumukuha talaga na aalagaan nila kapag nakakahuli sila yung magaling humuni talaga mga idol. Pero mga idol, depende sa sitwasyon. Huwag kayong kukuha ng galing sa kagubatan, sa malayo, sa malayong lugar, sa mismo talagang makahuli. Kumbaga, talagang kagubatan nga talaga mga idol yung makahuli talaga, yung madilim na lugar. Huwag kayong kukuha doon sa madilim na lugar na yun na puro kakahuyan. Kung mapapansin yung mga idol, yung mga pinaghuntingan ko noon, malayo na kasi mga idol noon kasi sa malapit kasi mga idol wala na, hindi ibig sabihin na wala na, wala nang lumalapit kasi nga mga idol, mga wais na lahat, karamihan pinakawalan ko na sa malapit, kaya pag naghahunt ako wala nang lumalapit o wala nang dumadapo sa pangati kasi nga mga idol, mga wais na sa malalapit na lugar yan. Kaya kung saan sana lang ako mga idol na sa malalayong lugar naghahunt para mag-vlog. Yan. So sa malalayong lugar mga idol, may mga nakukuha ako o nahuhuling napakagaling humuni sa mga kagubatan. Pero kapag inalaga ako mga idol, wala rin silbi, hindi rin humuhuni. So napag-isip-isip ko mga idol, kasi iniisip ko mga idol, sabi ko, bakit kaya kapag kumukuha ako ng sa malalayong lugar, sa mga makahoy, sa kagubatan niya na humuhuning alimukon, mahuni naman siya pag nahan ko, pag nakukuha ko, tapos pag inalagaan ko na, wala rin, hindi rin humuhuni. Ganito pala yan mga idol, pag nasa malayo pala mga idol na alimukon, doon lang yun mahuni sa lugar nila, di ba? Sabi ko nga sa kanina, yung manok na yun na sa lugar lang nila matapang, parang ganun, yan. Doon lang pala yun matapang o mahuni sa lugar nila. Kapag dilipat mo na sa ibang lugar, yun hindi na, takot na mga idol. So ito ang purpose mga idol. Huwag kayong kukuha ng sa malalayong lugar na alimukon na gagawin yung pangati. Kukuha kayo mga idol dito lang sa mga damuhan, sa malalapit lang sa inyo, sa mga basta sa may mga damuhan lang mga idol yung hindi makahuy, kasi yung mga limukon diyan mga idol hindi mga anong tawag doon, hindi mga mailap, hindi masyadong wild sa mga malalapit. At diyan kayo kukuha mga idol ng mahuni na panaghunt kayo diyan sa mga damuhan na yan, yung mahuni. Yun ang kunin ng mga idol, yung mahuni sa mga damuhan lang sa malalapit, kasi yan talaga walang pinipili yan mga idol na lugar, kasi palipat-lipat yan mga idol pag nasa malapit sa mga damuhan lang yan, tsaka nakita na yan ng mga idol ng mga
tao at saka mga tulog ng sasakyan, yan sa naynayang. Kaya kapag nakahuli kayo ng ganyan na mahuni sa malapit na lugar, yan talagang 100% mga idol, magiging pangatiyan. Huwag kayong kukuha sa masyadong malayong bundok kahit sabihin pang mahuni, kasi masyadong mailap yan mga idol, no? Yan. So yun ang karamihang naging pangati ko mga idol, yung malalapit lang sa malapit lang mga idol, hindi sa mga malayong bundok. Kasi napag-isip-isip ko mga idol, si Libron mga idol, doon lang yun sa abakahan namin. Nakuha ko din yun sa damuhan lang sa abakahan namin, yun sa malapit. Yung nagawa namin pangatid at tiyuhin namin yan. Yung nahuli namin ng tiyuhin namin mga idol, kung mapapansin nyo sa mga vlog ko, yung mga sinasabi ko noon na nahuli namin ng tiyuhin ko sa mga malapit lang yun, sa mga taniman ng abaka. Yan. So yun, karamihan doon mga idol na naging pangati ko sa mga malapit lang, wala akong nakuha sa malayo mga idol. May sinubukan akong sinubukan kong mga inalagaan mga idol sa malalayo, hindi, wala akong naging pangati. Kaya yun mga idol, ang tips ko sa inyo mga idol, yung sa malapit lang na lugar, sa mga madamo lang, diyan kayo kukuha. Pero yung mahuni mga idol, at huwag kayo kukuha mga idol na hindi umiimik, kasi wala rin silbi yun kahit sa malapit. Basta yung mahuni mga idol yung kukunin nyo sa malapit na lugar. So yun lamang yung tips natin mga idol ngayon, ano? At sana nakatulong sa inyo, at maraming salamat sa panonood, at ingat kayo lagi sa ating lahat. Bye bye.